Okay, so magbabasa tayo ulit ng katanungan sa araw na ito. So, ang babasahin natin ngayon ay si Jello Joshua. Doc, pwede ba magtanong? Yes, pwede po magtanong. 64 days na po kasi yung dog ko mula nung na-stud, di pa rin po nanganganak. 64 days niya, so alam naman natin na ang gestation period ng aso ay 63 days average. Pwedeng mas mapaga ito ng 3 araw or pwede rin mas delay ng 3 araw. Kaya napaka-importante na mayroong ultrasound. Ginagawang ultrasound sa bandang 45 days pataas. Sa ultrasound kasi, sinusukat doon yung isang part ng puppy para malaman kung kailan siya possible manganak. So, kapag ultrasound, malalaman mo doon kung kailan siya possible manganak. Kaya napaka-importante noon kasi ito, gaya nito, 64 days na, kakabahan ka na kasi bakit hindi pa nanganak yung aso mo. Kung meron kang ultrasound, alam mo kung kailan possible siyang manganak. Kaya malalaman mo or hindi ka masyadong kakabahan na due date niya na. Kasi dito, bilang mo lang stud, hindi mo naman masyadong sigurado. Kaya, mas maganda sana kung may ultrasound. And, mas maganda din sana kung may x-ray. Kasi anong importance ng x-ray? Ang x-ray kasi, doon naman makikita mo kung ilan ang pwede niyang ianak. Ilan ang liter size. Kapag alam mo naman ang liter size, hindi ka naman masyadong kakabahan sa distosya. O kaya sa hirap manganak o distosya o hirap manganak na aso. Kasi kung manganak na yung aso mo at wala kang x-ray, nailabas niya na yung 3, sabi mo ay baka wala na siyang anak. Eh, hindi mo pala alam, 5 pala yung anak niya. Makakatulong yung x-ray kung ilan yung puppies niya, yung liter size, na malalaman mo yung interval na ay hindi pa nailalabas yung pang-4, hindi pa niya nalalabas yung pang-5. Ibig sabihin, nahirapan manganak yung aso ko. Pwede mo nang kumonsulta agad sa veterinarian, pwede mo nang dalhin agad siya. Pwede siyang mag-advise sa'yo kung anong pwede niyang gawin. Yun ang importance ng ultrasound at x-ray kapag nagbubuntis ang aso. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ako po, lahat po ng aking pinagbuntis na aso ko ay merong ultrasound at meron ding x-ray. Para alam ko kung kailan ang due date, para alam ko din kung ilan yung laman ng dam ko, para alam ko na meron pa akong inaantay na puppies. So, ito yung kanyang picture na binigay niya sa atin. Oh, malaki yung tiyan. Ganyan na po tiyan niya. At sabi niya, nagsend siya ng video. So, medyo mahina yung ating gun. So, meron siyang milk. So, pinapakita niya dito, may milk na. Ayan. Tapos, nung pinisil ko po yung nipple niya, ganyan po yung lumabas. Totoo po bang pregnant siya? Kapag merong milk, possible po. Isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng milk ay buntis siya. Pero posible din na makikita mo ito sa mga pseudo-pregnancy. Yung akala mo buntis pero hindi. Meron po akong isang video dyan na tinakil ko po yung pseudo-pregnancy. Thank you po, Doc. Mas ko masasagot nyo. So, nag-send siya ulit ng video. So, pinapakita niya sa akin yung tiyan ng kanyang aso, parang Shih Tzu. Shih Tzu nga. Wala siyang whelping box. Bakit? Maganda sana kung may whelping box. Masa tumingin pa niya doon. Kamusta na siya? Sabi ko, kamusta siya? Meron ba siyang ultrasound? So, ultrasound, lagi ang tatanungin ko kapag ganyan. Saka di rin po makalabas sa barangay. Dito, wala din pong pet shop dito. Ilang araw na. So, ang bilang po dito kapag pinagbabasehan mo lang ang araw is yung pinakahuling stud po niya na session niya. Kasi sa pinakahuling stud session niya, possible na doon din po siya maglabas ng mga egg. Doon din po ang kanyang ovulation after ng estrus niya. Meron po akong isang video sa YouTube na diniscuss ko doon, tips para marami maging anak. Kung pagkakaalala ko, yun yung title. Panoorin nyo po yun para malaman nyo po doon, sinabi ko din doon, yung dapat nyo gawin para sure mabuntis yung aso nyo, hindi yung puppy, yung dam, siyempre. So, tinanong ko siya, may mga sign na ba ng mga anak siya? Meron din kasi akong isang video na in-explain ko nung malapit ng mga anak si Sophie. Explain ko doon yung mga signs na siya ay nalalapit ng
manganak. May mga signs din siya na ipapakita at dinisgas ko dun ng detalyado at mas maganda kung mapanood nyo. So, ito, meron akong playlist sa YouTube na panganganak, buong paglalandi hanggang sa pagpapaistad sa panganak at hanggang noong lumaki na yung mga aso. Mga deworming at vaccination din, ka-upload ko lang din yan. So, naglagay kami ng karton, nyat-nyat niya. Okay, ah, meron pala siyang whelping pack. Okay, so meron siyang whelping pack. Jello Joshua. Okay, Jello Joshua, salamat sa pag-share. Kinakamustahin kita ngayon. Kamusta? So, pwede po kayo mag-share lang sa akin ng mga videos nyo. Basta makakatulong sa akin o makakatulong sa ibang viewers natin kung ano yung ginawa nyo. O kaya magkakaroon siguro tayo ng segment na ipapakita ko lang yung mga videos nyo and ng mga videos ko para magkaroon din ng idea yung ating mga dog owner na magkaroon ng good management po. Di pa rin eh, dog. O, nag-reply siya agad. Kamusta ni Mr. Pang ilang days na? Ayan. So, nag-reply siya pang ilang days. Di pa rin nanganak. 64 days niya na sa bilang niya. Pero kung may ultrasound sana siya, possible sana na alam niya yung due date. At kung alam niya yung mga signs na manganak siya, mape-prevent niya din yung pagiging distosya. Kapag nagkaroon distosya yung aso mo, yung hirap manganak, possible na ito ay kamatay niya din. Possible din na ikamatay ng mga puppies. Kaya ang unang gagawin kapag hirap manganak, ang pinaka maganda ay yung emergency cesarean section. So, para hindi magkaroon ng emergency cesarean section, dapat healthy din yung dam bago siya nagbuntis. Kasi pag healthy siya, physically fit siya, hindi siya masyadong mataba, sure yun na, or hindi naman sure, mas malaki yung posibilidad na hindi siya ma-CCS. Mga aso ko po, hindi po na CS yung mga aso ko kahit minsan. 65 days na siya, dog. 64 days na pala. Nako, kapag ganitong mga days na, kailangan mo nang magpakita mismo sa veterinarian kasi siya na po ang nakakaalam kung anong gagawin. Kasi kung luampas na po nung araw yan, possible mamatay po yung mga puppies. So, unang gagawin ng veterinarian dito is ultrasound. Titignan niya po kung meron pang heartbeat, kung may heartbeat ba. And titignan yung mga ibang laboratory test, titignan niya din yung ano pang dapat niyang gawin at doon siya gagawa ng kanyang treatment regimen. So, yan po. Kung natuto ka sa ating video ngayon, i-like mo naman yan at i-share mo naman yan. Ayos! Ayop sa galing! Hanggang sa muli!